Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman nga pala ang Unity Tutorials. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay example na ng line integrals. So, sabi dito, calculate the total edges of the enclosing surface. Ngayon, may binigay na limit sa atin. Sa R natin, from 1 to 3. No? Tapos, sa phi naman, from pi over 6 to pi over 2. Ngayon, sa theta naman, from 0 to pi over 3. Diba may nasabi ako sa inyo na pag yung R natin galing sa 0, tatlo lang yung R niya, no? So, I mean, lahat ng limits galing sa 0, tatlo lang yung R. So, dito naman, yung theta lang naman natin na, ano, na theta lang natin yung galing sa 0. So, yung terms niya, ganun pa din, wala magbabago. Parang, pag in-imagine mo, ganito yung kalalabasan ng drawing niya, no? Sabihin mo na 0, from 0, bale, from z-axis, parang pag ganyan siya, no? Tapos, pag ganyan, tapos, may pag ganon na ganyan, tapos, parang pag ganyan, no? Ganyan yung drawing niya, tapos ganyan. Tapos, basta pag ganon, ganun pa rin yung kalalabasan niya, no? Sa total edges natin. So, ano nga ulit yung formula? Zoom ko lang, no? Para mas makita nyo. Ano nga ulit yung formula ng line integral natin, no? So, yung dl natin is equals to dr plus, ano yan? R sine theta, hindi, tama. R sine theta d phi plus R sin theta ulit, no? Wait lang. Mali. Ano na pala yung pangatlo na sa ito, diba? Direction siya ng d phi. Tapos, yung direction naman ng d theta sa direction ng theta, no? So, bale, R d theta siya, no? R d theta. Yan. So, compute natin, i-ano muna natin yung mga terms, number of terms. Bilangin natin yung number of terms, no? Sa DR, since apat yun, bali, 4DR, yan, no? Tapos, plus, ito, so, since ito, wala siyang ano, no? Wala siyang, tawag dun? Wala siyang, bali, constant lang to. So, ito muna unahin natin, mas madali, no? Bali, may R1 to, tas R2 kasi constant lang yan, no? R1 plus R2. So, since dito sa term na to, dapat maging apat siya, no? Apat na term. Bali, magiging, lalagay natin ng to, yung 2d theta. Plus, yung pinakahuli, no? Kailangan naalala nyo yung dinerive natin na solution. Bali, meron tayong R1 plus R2 times sin theta 1 plus sin theta 2 times d phi. No? Yan na yun. Yan na yun, no? So, ito, ginawa ay nilagay lang nga sa pangatlo, tapos ito, nilagay natin sa pangalawa. So, integrate na natin. Buhayin lang natin itong nasa taas. Buhayin natin nasa taas para maano natin. Malagay natin dito, no? Para mas malaking space. Ngayon, gagawin natin, integrate na natin. Integral of dl is equals to, since itong 4dr natin, 4dr, yan, since itong 4, constant siya, ilalagay natin siya dun sa harap ng dr. Dr. So, buhay na natin to. Buray natin ito nasa ilalim. So, since yung DR natin, yung R natin may limits from 1 to 3, lagay natin yung 1 dito, tapos lagay natin yung 3 dito, no? Tapos, ito naman, since itong dalawa, yung R1 tsaka R2, tapos 2, constant, ilalagay natin siya ulit sa labas, no? Buray natin ulit yan. Bali, magiging ganito, plus, ano yun? 2, R1 plus R2. Yan. Tapos integral lang
integral ng ano yun? D theta, tama. Tapos yung d theta natin, from 0 to pi over 3. 0 to pi over 3, yung ano niya, limits d theta. Yan. Tapos, yung pangatlo natin, lagay tayo ng plus dito, plus, so kahit dito na natin ilagay yun, no? Bale, R1 plus R2, times sine theta 1 plus sine theta 2, tapos lalagay na lang natin dito sa baba yung integral niya, no? Integral lang d theta, no? D theta, ay di, d phi pala, d phi. Tapos yung limits niya ngayon, pi, from pi over 6 to pi over 2. Pi over 6 to pi over 2. Ngayon, integrate natin tong dr. Integrate natin yung dr. Ngayon, bali magiging r siya from 1 to 3. So, yung r natin, bali magiging ganito. 4, tapos r from 1 to 3. So, bali magiging ano siya. Plug in mo tong 3, tapos plug in mo yung 1. Tapos magiging 4 times 3 minus 1. So, yan. Magiging ganyan siya, no? So, para siya magiging 4 times 2 na lang. Kasi 3 minus 1 equals 2. So, magiging 4 times 2 na lang, no? Tapos, buray na natin yan. Lagay na lang natin na 2. Yan. Lagay natin na 2. Ay, 4 times 2, 8 pala. Yun. 4 times 2, 8. Yan. Eh na yan, yung unang term natin sa dr na integrate na natin. Plus, integrate naman natin tong d theta. No? D theta natin. Bali yung r1 natin, tas r2, i-add mo lang. 1 plus 3. 1 plus 3 natin equals 4. Times 2 ngayon, bali 8. Diba? 8. 8, tas integral lang d theta from 0 to pi over 3. Bali, magiging ano siya, no? Magiging theta. Ito, magiging ano yan? Theta. 8 times theta. Pi over 3. Tapos 0 dito. Bali, magiging 8 times pi over 3 siya, no? Kasi 0 naman na to, eh. Negligible na yan. So, magiging... Ito, magiging ano na siya? 8 pi... 8 pi over 3, no? So, ayan ang equals siya dyan. Ay nang equals niya, 'di ba? Buray na natin 'tong integral, tapos ipasok na lang din natin. Ayun. 8 pi over 3. So mukha tayong nagiging masyadong mabilis. So dadaanan lang din natin, no. Plus ngayon dahil na integrate na natin itong R1 tsaka R2, 'di ba? 4 'yan kasi 1 plus 3 lang. Tapos yung sin theta 1 plus sin theta 2. Bali magiging ano siya? Bigatin na sin theta 1 yung theta 1 natin 0, so sin 0 equals 0, di ba? Ngayon yung sin theta 2, yung theta 2 natin pi over 3 na, bali pi over 3 siya, no? Sin pi over 3, wait lang, i-add ko muna, calculate, radians tayo. Oh, bali. Sin pi over 3 is equals to yun. Decimal siya, no? 0.866. So, 4 times 0.866. Yun. Bali, ito 4, diba? Tapos ito, ano? 4 times 0.866 times integral na neto, no? Pag in-integrate natin yan, bali magiging phi from, ano siya, no? From, pa, from, ano, pi over 6. Pi over 6 to pi over 2. So, parang magiging, ano? Parang magiging ganito siya. Pi over 2 minus pi over 6. Yan. Pagkat ito, parenthesis. So, para maging ganyan siya, no? I-ano ko lang, calculate lang, no? Calculate ko. Pi over 2
tapos minus pi over 6. Bale, 1 over 3 pi. So, itatimes na lang natin siya doon. Burahin na natin to dahil na ano na rin naman natin, integrate na natin. So, ito yung kalalabasan niya. Pag na-integrate natin to, ito yung kalalabasan niya. Oh. Wait lang. Nakikita niyo ba? Ayan. 1 over 3 pi. Ayan. Ganyan yung kalalabasan niya. No? So, burahin natin to. Times na lang natin dito. Burahin natin to, pati itong nasa taas. So, kailangan, nagsusulat kayo, no? Naarangan ko ba? Titingnan ko na lang sa video kung naarangan ko. Tapos, gagawa ako ng notes, ilalagay ko yung link ng notes na yon, yung computation dito, sa description, no? Para, kung sakasakaling nahaharangan ko man, tingnan nyo na lang doon sa notes. Burahin natin to. So, magiging ganito siya. So, times 1 pi over 3 siya, no? Pi over 3. So, tama ba? Sabi natin na 2 pi 6 4 tapos 10. O, tama. Pi over 3 siya. So, ito, pag-aad ko lang lahat yan, i-calculate ko lang, no? Calculate ko lang siya para malaman na natin yung total edges. Una, 8. 8 plus 8 pi over 3. 8 pi over 3 plus 4 times 0.866 times pi over 3. Yun, so lumabas na yung total edges, no? Bali, ito na yung sagot. 20.001. O, kasi, ay hindi, 01 lang pala, no? Kasi, yan natin yung 005. Yan natin round off, no? Bali, yung total edges, yung L natin, di ba DL kanina? So, na-integrate na natin, bali, yung length natin is equals to 20.01 units, no? Ayun na yun. Yun, gagawa na lang ang notes, lalagay ko sa description. Tapos, kayo na bahala kung kukopyahin nyo o aralin nyo. Next natin is surface integral. Tapos, gantong limits lang din yung gagamitin natin, no?